Sabi ng lolo ko, pag nakatikim ka ng lollipop, pare, ulit-ulitin mo yung bro. Hindi pwede isang beses lang. Pare, sinasabi ko sa'yo, that'll be the last time na mangyayari yun. Hindi ko na nga alam kung paano ko haharapin ngayon si Emma. You don't know married men like I do. The moment na nagkasala sila sa mga asawa nila, they become predictable. Isang pitik ko lang, maaagaw ko na si Rome. You deserve someone better than Orlando. At pag nakita mo na yung tao na yun, huwag mo na siyang pakakawalan. Hindi ko talaga siya pakakawalan, Emma. Imposible yung walang umaali-aligid sa'yo yung mas maganda kaysa sa anak ko. Kung may lalapit sa'yo, umiwas ka na. Rome just had sex with me. And whether or not, alam ni Emma yun. May lamat na sila eh. At yung lamat na yun, dun ako sisingit. Dun ko babasagin ang relasyon nila. Saan ka pupunta? May lakad lang kami ni Rome. Punta kami ng Cebu. O ayaw pa sabihin na maglaloving-loving sila sa Cebu. Mag-honeymoon kayo ulit? Oh, Ate Maribeth, ba't ho kayo napatawag? Nanay mo! Nagpakamatay! Pare. Hindi ko masabi kay Emma tungkol kay Georgia. Umatras ang dila ako. Pare, tama lang yung ginawa mo. Alam mo naman yung rule natin, bro. Kahit nahuli ka nakapatong, bro, wag na wag kang aamin. Eh, kapag nangyari yun, eh, sabog ka kay Emma. Hindi lang kay Emma. Pati sa buong pamilya niya. Alam mo yung isipin nila, wala akong pagkakaiba sa tatay niya. Excuse me. Pare, lamang naman ang tatay ni Emma sa'yo. Yun, pinahin niya yung kabit niya. Eh, ikaw, tinikman mo lang, di ba? Hindi na mangyayari yun. Kulit mo. O yan. Dahil tumatahol ka na, ipahinga mo na yan. Buti na nga lang, pupunta si Emma sa Cebu. At alagaan niya ako. Naman pala eh. Sweet-sweet naman ni Emma sa'yo. Tara. Pahinga na ako talaga. Emma, hindi naman daw malalim yung sugat niya. Ay, nako, thank you, Lord. Nakakaloko naman kasi yan si Aling Lourdes eh. Sige, mauna na ako, ha? Ay, salamat po. Sige, salamat po. Hello? Rome? Rome, pasensya ka na, hindi ako nakatuloy umalis. Si nanay, nasa ospital. Naglaslas daw eh. No. Hintay mo na ako. Punta ako dyan. Hindi, okay na. Kaya ko na to. Ako lang bahalang magbantay kay nanay. Tsaka diba may flight ka pa? Huwag ka nang magpabalik-balik. Mapapagod ka lang. Yeah, okay lang yun. Pag-i-leave ako. Hindi, okay na. Kaya ko na to. Ako nang bahala. Importante kasi, magsama kayo ni nanay. Meron din siya kasama. Oh, ano yun? May sakit ka ba? Okay ka lang? Hindi, okay lang ako. Sumala ang pakiramdam ko eh. Ano, tawagan mo na lang ako pagka may kailangan ka. Oh, okay. Sige, bye-bye. Emma, I have to go somewhere. Walang mangyayari sa nanay mo. Sige, salamat din sa pagsama mo. We're friends. Paano? Matama na yung nanay mo. She needs you. Okay, sige. Dito ka. Akala ko ba nasa Cebu ka? Andun sana ako kung hindi mo ginawa sa sarili mo to. Ano bang naisip mo, Nay? Ba't mo namang ginawa to? Paano kung natuluyan kayo? Paano kung mawala kayo? Saan siya ka na, anak? Nadala lang ako ng lungkot. Alam naman ko kasi, mag-isa na lang ako.
Wala na akong pag-asa. Hindi na ako babalikan ng ama mo. Ngayon naman, hanggang ngayon ba umaasa pa rin kayo doon? Kasalanan ko naman talaga lahat eh. Ay, huwag niyo na akong sisihin sarili niyo. Alam mo, anak. Minsan sa bawat mag-asawa, hindi lang yung lalaki na nangaliwa ang mali. Pati babae, may kasalanan din. Eh, napabayaan ko ang tatay mo eh. Kaya madali siyang nasulot. Tapos iniwan na nga niya ako. Anak, huwag kang papari sa akin. Huwag kang tumulat sa akin. Sige na, puntahin mo na si Rome sa Cebu. Sige na. Wala akong susulot kay Rome, Nay. At hindi ko rin kayo pwedeng iwan. Dahil baka kung ano na namang gawin niyo sa sarili niyo. Naku, anak. Okay lang ako. Okay lang ako. Basta huwag mong pabayaan mag-isa si Rome. Alam mo naman dito sa Pilipinas, maraming ahas. Naghihintay lang silang may matuklaw na lalaki na mapupulupotan nila yung mga asawang malalayo sa asawa nila. Hello, front desk. Yes, murder ko ng mga gamot. Dumating na ba? Yes, sir. Inakyat na po ni Mrs. Fuentebella yung mga gamot niyo. Mrs. Ah, salamat. You're welcome, sir. Emma, natuloy ka rin para Emma. Emma, ikaw na ba yan, Emma? Lang po. Pwede man ako, anak. Oo na, okay lang po. Best, tuloy kayo upo. Upo kayo. Salamat sa pag-aabala niyo sa akin, ha? Ay, ano nga palang pangalan mo, iho? Angelo, kapatid mo ni Flor. Ah, naku, pagpasensya niyo na ako, ha? Naabala ko tuloy kayo, pare-pareho. Ay, hindi naman ho masyadong abala. Kung natuluyan kayo, yun ang talagang abala kasi mag-aasikaso pa kami ng lamay. Pasensya niyo na ho yung kapatid ko. Yung kapatid mo talaga kahit kailan talagang gusto niya akong mategi eh. Bibiro lang naman para matuwa si Aling Lourdes. Talaga, tuntuwa nga ako. May mga bata kayo. Anak, ano na, lumakad na kayo. Sige na, gabi na oh. Gabi na kayo. Nay, samahan ko muna kayo dito ha. Tumawag na po ako kay Austin. Sinabi ko na hindi ako uuwi. Mahirap na po kasi na maiwan kayong mag-isa. Ako, ano ka ba naman? Hindi na. Sige na, umuwi ka na. Eh, diba, paano na yung honeymoon ninyo ni Rome sa Cebu? Eh, baka mamaya magtampo yun. Hindi naman po ganong klaseng tao si Rome. Naiintindihan niya naman po yung sitwasyon. Alam niyang kailangan ko muna kayong asikasuhin na. Diyos ko. Kung kailan naman talagang minalas talaga ako ng todo sa tatay mo, siya naman binigay sa akin na Diyos ang napakaswerteng anak para sa akin. Nanay. Pero alam mo, anak, swerte din yung room na yun sa'yo. Napakaswerte niya talaga sa'yo. Totoo yan. Hindi ho ngayon, kasi mag-isa siya ng bonggang-bongga doon sa hotel sa Cebu. Yes, Selma. In fact, nandito ako ngayon sa hotel room niya. Believe din ako sa'yo, Mars. O ano, masusundan na ba ang one-night stand nyo? Wala yan sa agenda ko ngayon kasi may sakit siya.
We. Totoo. Alam mo kung nandito ka, maawa ka sa kanya. Kasi baksak na baksak siya. Hindi ko nga siya kayang iwan ngayon. Kaya magstay muna ako dito. Eh, teka. Nasaan ba si Emma? Nasa Manila. Inaalagaan niya yung nanay niyang lasinggera at gusto na magpakamatay. So habang busy siya doon, nagpapaka Mrs. Fuentebella kay Rome. Without him knowing it. Siyempre, magpa-practice-practice lang ako dito, di ba? O sige na. Uy, bes, yung mga matatalas na bagay dito, ha? Tago mo. Yung muriatic acid sa CR, tapon mo na, baka yun yung laklaki ng nanay mo. Hindi na daw niya uulitin, nangako na siya. Ay, Angelo, salamat nga pala sa paghatid mo sa amin. Yeah, you're welcome. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang, ha? Sige. Pero seriously, bes, ha? Bantayin mo yung nanay mo ng maigi. Kailangan maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Sige, bes. Thank you, thank you. Wala yun. Malit na bagay. Kasi naman, I'm your true friend. O, kumusta naman yung social media friend mo? Bigla namang nawala. Busy daw siya. Huwag mo nang pag-initan yun, okay? Pwede ba, Emma? Huwag ka sagabal. Inaalagaan ko ang asawa mo. At hindi lang yun yung kaya kong gawin. Kaya-kaya ko rin agawin sa'yo yan. Ganun. Kanina lang nagre-ring pa yung telepono ni Rome. Ngayon, wala na. Anak, makalobat. So, alam mo na, eh, pagod sa biyahe yung asawa ko, eh. Pabayaan mo munang matulog. Anak, anong gagawin mo kung isang araw, eh, mabalitaan mo na lang na may ibang babae si Rome? Alam. Tsaka ayoko na rin ako isipin. Hindi naman mangyayari yun. Hindi naman ganun tao si Rome. Tsaka mahal niya ako, hindi niya ako sasaktan. Bayan din ang tatay mo nun eh. Nay, hindi naman ho lahat ng lalaki katulad ng tatay. Ay anak, ang sinasabi ko lang yung mangyayari. Lahat. Pwedeng magbago. Lahat. Alam mo na, pwede rin mangyari sa mundong ito. Nay, imposibleng mangyari yan. Alam niyo, ito lang nakaraang araw eh. Ramdam na ramdam ko talaga na mahal ako ng asawa ko. Sarap nga ho ng pakiramdam eh, na para bang ako lang ang babae sa buhay niya. Parang sarap mabuhay, ano, anak? At wala rin naman ho akong nararamdaman na mayroong babaeng umaali-aligid sa asawa ko. Wala hong ahas na tutuklaw kay Rome habang wala ko sa tabi niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na puntahan ka dito. I know magugulat ka to find out ako ang nag-aalaga sa'yo. Baka nga magalit ka pa eh. Pero gusto ko lang bumawi sa'yo. Someday, ako din ang hahanapin mo pag may sakit ka.
Someday, ako ang unang tao iisipin mo. Nasasamahan ka. Magiging akin ka din, Rom. Iiwan mo si Emma para sa akin. Nay. Nay, ang sama ng panaginip ko. Nakita ko si Rom, pinupulupotan daw ng malaking ahas. Nay? Ano kayang ibig sabihin mo? Sige na, gusto ko lang naman talaga uminom, anak. Sige na, bayaran mo na. Nay, ano ka ba? Di ba pinagbawalan na ho kita? Na huwag ka na uminom? Ano ka ba? Ay, akin na nga yan! Bawal pala sa'yo ito! Hindi! Ayaw! Akin na! Akin na! Iwan mo! Tingnan mo! Yung ginawa mo! Bayaran mo yan! Eh, ito yung katalanan dyan eh! Diyos ko! Aling Chelsea! Naku! Papapananggay ko yung nanay mo! Huwag na po! Pakiusap naman ako na humbahala. Pag-usapan na lang po natin. Pasensya na po. Emma, babayaran mo ako, ha? Pati yung pagpapa-ospital ko. Opo, opo. Pagsabihan mo yung nanay mo at baka makapanakit pa yan. Opo. Pero we show tawag dyan! Opo, pasensya na po kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Georgia? Rom? Anong ginagawa mo rito? Kamusta pakiramdam mo? I'm feeling better. Tingnan mo na anong ginagawa mo rito sa kwarto ko. Ako nag-alaga sa'yo buong gabi. Sorry. Nasaan si Emma? Wala si Emma. Kaya ako yung nag-alaga sa'yo. Narinig ko kasi kay Emma na mag-isa ka lang dito. Eh sakto naman na papunta talaga ako na Cebu. Kaya naisip akong i-check ka. Tulog kayo na datnan kiti. Sobrang taas ng lagnat mo. Kahit ayaw mo, nag-decide ako na mag-stay dito para alagaan ka. Umalis ka na. Ha? Mabuti pa umalis ka na. Hindi ba ako narinig? Umalis ka na. Nung huwag ka namang magalit sa akin. No! Hindi ako papayag na dito titira ang nanay mo. I don't accept homeless petty criminals in my house. Ba, pasensya na po. Kailangan ko lang pong samahan ng inay. Hindi ko po siya pwedeng iwan eh. Why? Is she a toddler? Kailangan niya ng yaya? O baka naman mananaksak siya ng barbecue stick? My God, Emma! She cannot stay in my house! Period. No erase. Emma, ayoko rin naman dito eh. Halika na, umuwi na tayo. Lola! Lola!
Austin! Are you gonna stay here po? Oo, sana eh, pero... Saka na lang. Lola! Lola! Yes? Can you please let Lola Lourdes stay here? Please, Lola, please. Okay, Apo. If that's what you want. Yay! Thank you, Lola. You're the best. Wait, wait, come. I'll tell you something. You tell your Lola Lourdes to behave like a human being. Okay? Lola Lourdes, halika. Ma, salamat po. Alam ko naman pong biglaan to. Pasensya na rin po. Just to be clear, pumapayag lang ako dahil mahal kong apo ko. Georgia, alam mo naman kung bakit ako nagkakaganito. Hindi magandang tignan na nandito ka. Rome, I'm sorry. Sorry, ah. Wala naman akong masamang intention eh. Hindi lang kita maiwan kasi baksak na baksak ka. Alam mo, hindi mo obligasyon na alagaan ko. Alam mo yan? Gusto ko lang namang bumawi sa'yo. I'm sorry. Cute ka, Rom. Kahit sinusungitan mo ko. Pero yun na yung last na gagawin mo sa akin. Alam mo naman, hindi magkasundo ang mama at ang nanay mo. So, ganitong gawin natin. Kunan na lang natin siya ng ibang apartment. Rom, kailangan kong samahan at bantayan si nanay parati. Pinaka-convenient na yung tumira siya dito kasama ko. Saglit lang naman to. Hanggat kampante na ako na kaya nilang mag-isa. Okay. Thank you, Rom. Okay lang. Ingat ka, ha? Okay, bye. Hello, Ma. Rom, paalisin mo dito si Lourdes. I can't live with her. Ma, teka muna. Hindi ko naman pwedeng paalisin yung nanay ni Emma, di ba? Dalawang linggo lang naman kayong magsasama dyan. So please, please be nice to her, okay? Hindi ako mag-a-adjust sa sarili kong pamamahay. Okay, just be nice. Okay naman daw ho na tumira kayo dito, Nay. Sabi ni Rome, ang pakiusap lang ho, eh, pagpasensyahan nyo na lang parati ang mama niya. Ay, ako. Sige, ako na lang iiwas para walang gulo. Total, malaki naman itong bahay niyo. Nay, nasa iisang bubong pa rin ho kayo, ha? Kung magkataon man na marinig niyo siyang nagpaparinig, eh, pagpasensya niyo na lang ho. Huwag niyo na lang kung papatulan, masasanay din po kayo. Bakit hindi kayo lumipat ng bahay kung ganyan yung biyanan mo? Eh, bahay ho kasi ni Rome ito. Pamana ng daddy niya. Dito na rin ho siya lumaki, kaya hindi niya maiwan. At hindi rin naman pwedeng paaalisin niya dito ang mama niya. Oh, sige anak, susubukan ko. Nang hindi na ako makadagdag pa ng sakit ng ulo mo. Pasensya ka na ha, kung naging pabigat ako sa'yo anak ha. Wala na akong ginawang tama. Nay, ano ka ba? Huwag ka nagsasalita ng ganyan. Mas nakakasama ko na kayo at mas maaalagaan ko kayo, no? Problema ka kakabutan mo lagi sa bahay pag magkasama yung binan at nanay mo. Bro, sabo nga yun. Yun nga pare, wala naman akong magawa dahil nakiusap si Emma. Ano pa? Teka pare, tinawagan ka ni Emma? Akala ko ba magkasama kayo?
Pari, buti na lang ha. Kinayaan mong mag-isa. Hindi, wala. Akala ko nga si Emma yung nandito eh. Yun pala si Georgia. Nagulat nga ako na si Georgia yung nakita ko eh. Pari, wala kang kamalay-malay na inalagaan ka ni Georgia. Pare, wala akong kamalay-malay. Pwede nga akong nakawan dito, hold up in, hindi ko malalaman eh. Talagang pagod na pagod yung katawan ko eh. Andali. Sinusundan ka ba ni Georgia? Pare, paano siya nakapasok sa kwarto mo? Eh kung ano-ano ang dinadahilan sa akin eh. Kasi init ng ulo ko, pinalis ko agad. Pare, nag-thank you ka ba na inalagaan ka ni Georgia? Naku, ano, nawala sa isip ko. Inalagaan ka nga ng chicks, tapos hindi ka mo lang nagpasalamat at nagalit ka pa. Eh pare, ito naman, nagigilty naman ako ngayon. Sa bagay, kung hindi ako inalagaan nun, baka mas malala pa ang kondisyon ko ngayon. You know what, bro? Kailangan bumawi ka kay Georgia pag nagkita kayo. Hindi na kami magkikita. Mabuti nga, napagsabihan ko siya para talagang malinaw sa kanya na seryoso akong ayaw ko na siya makita. Bago sa'yo. Palagi kang nadidiligan ni Roma. Actually, hindi nga eh. Georgia, saan tayo pupunta? Hindi ito yung daan papunta sa bahay ko ah. Dadaanan natin si Roma sa bahay. Wala lang, sisilipin lang natin kasi namimiss ko na siya. So ano nang status nyo ngayon? Kayo na ba? O it's complicated? Alam mo, dapat si Roma yung mag-initiate ng hindi ako. Ano yung pagkamayakis mo eh? It feels good na meron pang babae nagkakaroon sa akin. Mas lalo na katulad pa ni Georgia. Ang tanong ko sa'yo, paano si Emma? Ang buong mo siya, intindihin.